Ayun ako, tama yung sinabi nito ni Salamat po, Mr. Pogi. Sabi niya, after ni VP Sara magpresidente, posible si Sandro. Yes! Kung 28, 29 na si Sandro ngayon, baka 40 or more, pasok na siya doon sa requirement ng pagtakbo sa pagkapangulo after ni VP Sara, kung sakali man. The problem kasi with the pink sheets, no? Hindi ko naman lahatin, no? hindi lang naman yung pink lawan, no? Kundi with every other party na walang kakwenta-kwenta, hindi yung power hungry lang o yung sinusulong nila hindi maganda, yung makasarili, di ba? They want to preserve the status quo at hindi mag-improve ang bansa para sila ang makinabang. Yan ang gusto nila. Gusto nila gutom lahat para madaling paikutin. Ang problema sa mga ganyang politiko, oligarko at mga kapangyarihan, ang kanilang recipe for success is number one, demolish your opponent. I-demolish mo siya, siraan mo siya. That is, yan yung ginawa nila, isang clear example yung ginawa nila kay Manny Villar. Malakas si Manny Villar, pero they successfully demolished him noong 2010 presidential elections. Demolish them. Ikalawa, glorify themselves or find a symbolic chorba. It happened with former President Cory Aquino. It happened namaya pa siya, and then nung namaya pa si Secretary Jessie Robredo, and then ngayon mga awards yan, bigyan nila ng award yung sarili nila at glorify, iangat nila yung sarili nilang bangko. Yung pangalawa, so demolish, iangat mo yung sarili mong bangko, and at the same time manghingi ka ng tulong sa foreigner na walang na gusto tayong alipinin, pero sila makikinabang sa funds. Yan, pangatlo. So, i-demolish, iaangatin ang bangko. So, that is the secret recipe ng mga salbahe. Kasi hindi nila kaya by performance. Hindi nila kaya na ayusin nila yung sarili nila, tumulong sila sa bansa. Hindi nila kaya. Kailangan lahat ng gagawin nila may kapalit na pagpapapogi. Merong medium mileage. Diba? Merong mga maiinganyo silang mga fake na mga... ganon. That's the problem sa ating bansa.